Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tradisyon po ng mga Hudyo, mahalaga po para sa kanila ang pagiging masunurin. Lalo na po kapag ang pinag-usapan ay yung kanilang mga kautusan, mahalaga po na sila ay dapat sumusunod sa mga ito. Na tila ba sa kanilang kaisipan, ang kabanalan ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang kautusan. Iyon ang madalas na kanilang nagiging pananaw. Ang isang tao ay nagiging banal kapag siya ay sumusunod sa kanilang mga batas o sa kanilang mga kautusan. At isa po sa mga tao na kinikilala na talagang sumusunod sa kanilang mga kautusan ay ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. These are the people known to be obedient to their laws. Ito yung mga tao na talagang kilala, na talagang sumusunod sa kanilang mga batas. At totoo naman po na ang mga Pariseo, ang mga Eskriba, they are very obedient. Talaga namang nagiging masunurin sila sa kanilang mga kautusan. At marahil magtataka tayo kung bakit sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sinabi ng ating Panginoon na kung ang pagsunod ninyo ay magiging katulad lamang ng pagsunod ng mga Eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung sinasabi natin na itong mga Pariseo, itong mga Eskriba, they are very obedient to their law, pero bakit sinasabi ngayon ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na kung ang pagsunod natin ay katulad ng pagsunod ng mga Eskriba at mga Pariseo, hindi tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ano po ba ang uri ng pagsunod na ginagawa ng mga Pariseo at ng mga Eskriba? Kung titignan po natin ang kanilang pagsunod, literal na kanilang sinusunod lamang ang kanilang mga kautusan. Kapag sinabing bawal, hindi nila ito ginagawa. Kapag sinabing ito ang dapat gawin, iyon ang kanilang ginagawa. Pero sa pagpapalalim ng kanilang ginagawang pagsunod, iyon ang kulang na kulang sa mga Pariseo at mga Eskriba. They are just following the law, pero ito'y wala namang naidudulot sa kanilang buhay. Sumusunod nga sila, pero hindi naman sila napababanal ng kanilang ginagawang pagsunod. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang mahalagang aspeto sa ating ginagawang pagsunod. Kapag tayo po ay sumusunod sa mga utos, lalo na sa mga utos ng Diyos, ito po ay dapat nagdudulot sa atin ng kabanalan. Kaya nga ang Panginoon dito sa ating Ebanghelyo, ipinapaliwanag niya ang mga kautusan na dapat sundin. Ang mga kautusan ay hindi lamang ibinibigay sa atin upang ito ay ating sundin at maging pamantayan sa ating buhay. Pero ang mga batas na ito, ibinibigay sa atin upang tayo ay pabanalin. Kaya nga kahit naman po yung mga utos ng Diyos, bakit ba ang Diyos ay nagbigay ng kaniyang mga utos? Bakit mayroon tayong tinatawag na Ten Commandments? Bakit may mga ipinag-uutos sa atin ng Diyos? Ang mga kautusan na ito ng Diyos
ang layunin nito'y pabanalin ang buhay ng tao. Kaya nga sa ating pagsisikap na makasunod sa mga utos ng Diyos, kinakailangang makita rin naman po sa ating mga sarili na tayo po ay nagiging banal. We are not just performing our actions, hindi lang natin basta isinasagawa ang mga ito, pero dapat ito'y nagdudulot sa atin ng tunay at wagas na kabanalan. Mga minamahal kong kapatid, sa patuloy nating paghahanda ngayon ng ating mga sarili, sa panahong ito ng Kwaresma, nawa ay siyasatin po natin ang ating mga sarili. Tignan natin ang ating mga ginagawang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Tayo ba'y napababanal ng ating pagsunod sa Kanya? Nawa, sa patuloy nating paghahanda ng ating mga sarili, sa ating patuloy na pagbabago at pagbabalik loob, sana ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos ang maging panimula upang tayo ay maging Kanyang mabubuti at mga banal na anak. Amen.